We are victorious in Christ. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. At muli, dadako na po tayo sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. At again, lagi kong sinasabi, pero nawa, naiintindihan natin at ginagawa talaga natin. Buksan natin ang ating mga tenga sa sasabihin ko sa inyo. At buksan po natin ang ating mga puso sa sasabihin ng Panginoon sa atin. At again, nagpapatuloy tayo syempre dito sa ating series Beyond Comfort Zones, Faithful Living Like the Heroes of Faith. Pinag-aralan na natin ang buhay ni Abel at Cain, pati na rin ni Enoch nung nakaraang buwan. Sino nga ba ang sunod na hero of faith na ating pag-aaralan ngayon? And of course, baka nakita nyo na ang post ko at kung naalala ninyo ang sinabi ko last time, eto, matatandaan ninyo kung sino ang pag-aaralan natin ngayon. Hebrews 11 verse 7. By faith, Noah, being warned by God concerning events as yet unseen, in reverent fear, constructed an ark for the saving of his household. By this, he condemned the world and became an heir of the righteousness that comes by faith. Gaya ng sinabi ko sa buhay ni Enoch, ang susunod na pag-aaralan natin ay si Noah. At mula sa buhay niya ay kukuha tayo ng mga prinsipyo para sa ating buhay pananampalataya. I'm sorry to say, but you only have 6 months to live. Ano po kaya ang mararamdaman natin at ang magiging reaksyon natin or ang gagawin natin pag sinabihan tayo ng doktor ng mga ganong pangungusap? Malamang ang iba sa atin magpapakabuti na. Or ang iba sa atin siguro, travel goals. Lilibutin ng Pilipinas. Kunwari, wala nang ECQ sa atin dito. Gagawin ng nilalaman ng bucket list. Siguro yung iba mas ipaparamdam sa pamilya na mahal niya sila. Siguro ang iba sa atin magbabalik loob na sa Panginoon. Mas dadalo na siguro palagi sa mga gawain. Baka hindi na absent. At baka ang iba sa atin ay mas maglilingkod na sa Panginoon. Ang problema sa atin, pakiramdam natin forever tayong buhay. Pakiramdam natin, mabubuhay tayo ng matagal na panahon. Pero ang katotohanan ay hindi nga tayo nakakasiguro sa araw ng bukas. And actually, 1 hour from now, hindi natin alam kung anong pwede mangyari. Pero ang problema nating mga tao, pakiramdam natin ang haba-haba pa ng buhay natin. Kaya hanggat walang taning sa buhay natin o wala pang malubhang karamdaman, marami sa atin relax-relax lang, petix-petix lang. Nagpapatuloy sa pamumuhay na malayo sa Panginoon. Nagpapatuloy sa buhay na sarili ang sinusunod. Namumuhay na walang urgency. At yung iba namumuhay na walang purpose sa buhay. At ganyan po ang nangyari sa Book of Genesis. Nagbigay ng taning or nagbigay ang Diyos ng warning sa buhay ng mga tao. Genesis 6 verse 3, Then the Lord said, My spirit shall not abide in man forever, for he is flesh. His days shall be 120 years. Nakita po natin, nabasa natin, nagbigay ng taning no, ang Panginoon sa buhay ng mga tao noong panahon ng Genesis. Hindi po natin tinutukoy na, hanggang 120 years old na lang ang pwedeng maging sagad na edad ng isang tao. Hindi po ganun. Ang 120 years po ay warning ng Diyos sa parating na kaparusahan. Totoo po, ang 120 years ay mahaba sa panahon natin. No? Pag sinabihan ka na 120 years na lang ang itatagal mo sa mundo,
eh marami sa atin na magbubunyi kasi mahaba yun sa panahon natin ngayon. Ngunit sa panahon nila Noah, ang mga tao po noon nabubuhay hanggang 700 to 900 plus years old. At ang pinakamatandang tao nga, si Methuselah, ay inabot ng 969 bago siya namatay. So yung 120 years ay hindi naman siya ganun kahaba, no? Or hindi siya sobrang haba sa panahon nila Noah. Nagbigay ang Diyos ng taning, nagbigay ang Diyos ng warning. Bakit kaya? Tuloy po natin. Genesis 6:5 to 8. The Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. Sobrang tindi na po ng kasamaan kahit pa nung panahon pa lang nila Noah. No? Nung pinagsama kayo Noe at Noah. Ganun na po katindi. The wickedness of man is so great na lahat ng intensyon ng kanyang puso ay masama at patuloy na sumasama. Evil continually. Kaya nga po sinasabi rin sa Bible, no? The heart is deceitful above all things. Who can cure it? Kaya nga po, hindi lahat ng nararamdaman or lahat ng sinasabi ng puso natin ay dapat nating gawin o sundin. Kasi masama po ang nilalaman ng ating mga puso. Kailangan nating mag-ingat sa mga nararamdaman natin. So, napakasama ng mga tao nung panahon na yon. Tuloy natin yung verse. And the Lord regretted that He had made man on the earth, and it grieved Him to His heart. So the Lord said, I will blot out man whom I have created from the face of the land, man and animals and creeping things and birds of the heavens, for I am sorry that I have made them. Nalungkot po, nasaktan po ang Panginoon dahil sa kasamaan ng mga tao. Again, gusto ko pong ipaliwanag ito ng mabilis. Ang Bible po, gumagamit ng mga anthropomorphic languages to describe God. Kasi kung gagamitin ay salita ng, you know, salita ng langit, or, you know, or malalim yung salita, hindi natin maiintindihan. So, gumamit ng mga salita na maiintindihan natin to describe kung ano ang nararamdaman ng Panginoon. Kaya sa nabasa natin, no, ginamit yung salitang sorry daw ang Lord, nagsisisi siya. Pero again, sa theology alam natin, hindi siya nagkakamali. Hindi siya pwedeng magkamali. He is perfect. Okay? So itong languages na to, hindi nagpapakita ng kahinaan ng Panginoon. Kundi ina-express lang dito na sa sobrang sama ng tao, nalungkot ang Panginoon. At nakalagay din naman yung sa New Testament, 'di ba? The Holy Spirit grieves kapag ang isang tao ay namumuhay sa kasalanan. Isipin mo ba naman, gumawa ka ng mga tao, tapos naging masama, alam ka naman maging masaya ka. Parang sa inyong mga anak, di ba? Kapag ang inyong mga anak ay napariwara sa buhay, of course, malulungkot kayo. So, ganito rin ang pinapakita dito sa verses na ating binasa. So, dahil pasama ng pasamang tao, ang desisyon ng Panginoon, burahin ang mga tao, ang hayop at ibon sa balat ng lupa. Of course, alam natin na may ititira siya for the purpose of procreation. Pagka nagkaroon na ng Earth 2.0, di ba? Nung nilipol na, alam natin yung storya, right? Nagkaroon ng baha, alam natin yan. Pero ngayon, pinag-aaralan natin sa mas malalim na paraan at sa mas maintindihan natin yung sinasabi ng mga verses. Kaya kung titingnan po natin ang 120 years na ibinigay ng Lord, ito ay parusa. You know, 120 years na lang ang itatagal nyo dito. Ngunit ito rin po ay biyaya. Bakit? Nagbigay po siya ng 120 years sa mga tao. Pwede naman niyang agad-agad parusahan ng mga tao, right? Pwede niya agad-agad lipulin ng mga tao. Kaya niyang gawin yun at pwedeng-pwede niyang gawin yun. Okay? Pero hindi niya ginawa. Hindi niya agad nilipol ang sangkatauhan.
May 120 years pa siyang ibinigay sa mga tao para magsisi at magbalik loob sa Kanya. Kaya magpasalamat na lang tayo, no? Dahil sa biyaya ng Diyos, hindi niya winawasak o pinapatay instantly ang mga tao dahil sa kasamaan. Nung panahon nila, nung panahon natin, hanggang sa panahon natin ngayon, maraming masasama. Kaya magpasalamat tayo sa Lord, no, na hindi niya agad-agad pinapatay mga tao. Nagbibigay siya ng maraming pagkakataon para magbalik loob sa Kanya at magsisi pa rin ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Kaya kung hindi ka pa mananampalataya, kapatid, o wala ka pang buhay na relasyon sa Panginoon at napapanood mo ito, hindi ito aksidente. Sinasabi ko sa iyo, buksan mo ang puso mo sa Lord. Hindi aksidente na napapanood mo ang sermon na ito. Ngayon, kung ikaw naman ay mananampalataya na, gawin natin ang parte natin na ikalat ang mensahe na ito sa pamamagitan ng pagsasend or pagsashare ng sermon na ito to at least 10 people. Alam na natin yan. Okay? Kaya huwag mong sayangin ang katotohanan ng buhay ka pa. Panahon na para seryosohin mo ang Panginoon. Buhay ka pa, may pagkakataon pa para magbalik loob sa Lord. May pagkakataon pa para seryosohin siya. Kung matatandaan natin, si Enoch ay lumakad kasama ng Panginoon. At napag-aralan na natin last month na walang nakalagay kung paano talaga siya namuhay. Kung paano siyang lumakad kasama ng Panginoon. Ngunit may nakasaad sa Biblia kung ano ang mga sinabi ni Enoch sa panahon ni Noah o sa loob ng 120 years na ibinigay ng Panginoon. Alalahanin po natin, mahaba yung buhay ng mga taong ito. No? Umabot ang mga hundreds, 500 pataas ang buhay nila. So, nag-abot sila yung panahon na masasama ang mga tao. At sa Jude, mababasa natin ang mga pangungusap na ganito. Jude verses 14 to 16. It was also about this that Enoch, the seventh from Adam, prophesied, saying, "Behold, the Lord comes with 10,000s of His holy ones to execute judgment on all and to convict all the ungodly of all their deeds of ungodliness that they have committed in such an ungodly way and of all the harsh things that ungodly sinners have spoken against Him." Sabi po rito, no, prophesied. Pwede rin po yan sabihin na preach, no, nangaral si Enoch. At pagka-prophecy po, that is for future. Pero may importance din sa present time. Okay? Sa nabasa po natin, ilang ungodly, yung salitang ungodly ang nabasa po natin. Ang sabi rin, no, mga ungodly people na may ungodly deeds na ginawa sa paraang ungodly at nagsalita ng mga ungodly speech laban sa Panginoon. Hindi po aksidente na ganyan karami at sa isang sentence, no, na ganyan karaming beses inulit ang salitang ungodly. Nagpapakita lang ang mga salitang ito kung gaano kasama ang mga tao noong panahon nila Noah at ni Enoch. Ganyan katindi yung kasamaan noong panahon nila. At mula Old Testament hanggang New Testament, hanggang ngayon, totoo yan. At maliwanag po sa sinasabi ng New Testament, pasama na ng pasama ang mga tao, pasama na ng pasama ang daigdig. Sino-sino yung mga tinutukoy na yan? Tuloy natin yung verse. "These are grumblers, malcontents, following their own sinful desires. They are loud-mouthed boasters, showing favoritism to gain advantage." Ang mga ungodly people na tinutukoy dito ni Enoch ay natotoo rin sa New Testament, ito sila. Sila yung mga reklamador. Sila yung mga taong hindi kontento sa pagkilos ng Diyos. Sila yung mga mayayabang at mga taong nagpapakita ng favoritism o nagsasabi ng mga magaganda sa ibang tao para lang makuha ang kanilang simpatsya. So, imbis na mag-preach sila ng katotohanan na masakit,
Sinasabi na lang nila yung mga bagay na gustong marinig ng mga taong masasama para lang makakuha sila ng advantage mula sa kanila. Okay? Ganito yung ginagawa ng mga taong to. Para lang magustuhan sila, magpapakita sila ng favoritism. Imbis na mag-preach sila ng totoo, sasabihin nila yung mga bagay na gustong marinig ng mga taong ito para makakuha sila ng pabor. At hanggang ngayon, nangyayari po yan. Kaya maraming mga Christians or mga preachers, imbis na sabihin ang katotohanan ng masakit, no, papagaanin, papalambutin, para lang makadami ng followers. Again, napag-aralan na natin yan sa humanism, no? Yan yun. Sa pragmatism, part din yan. At again, sinabi ko kanina, pasama na ng pasama ang mga tao sa New Testament. Ang sinabi sa New Testament. Kaysa panahon natin ngayon, mas malawak at mas lantaran na ang mga kasalanan. Mga dating ginagawa ng palihim ngayon, ipinagbubunyi na at ikinakalat pa. Kaya nga mga kapatid, ang gusto kong tandaan natin sa sermon na ito, go beyond your comfort zone. Be different. Okay? Sabi nyo nga sa katabi nyo, na nanonood, kung may kasama kang nanonood ngayon, be different. Okay? 1, 2, 3, go. Be different. Tingnan po natin itong picture na ito. Ito po ay radio program dati ni DJ Jordan or ni Pastor Jordan Escusa sa NU 107 FM. Ang pamagat ng kanyang programa, Against the Flow. At ang kanilang motto, because only dead fish swim with the current. Ito ay isang Christian na programa sa radyo at nagpapatugtog ng mga Christian songs. Na ang sinasabi nila, no, against the flow, because only dead fish swim with the current, na kung pababa ang agos ng mundo, dapat pataas ang langoy natin. Dapat pasalungat tayo. Kasi nga, patay na isda lamang ang nagpapatangay sa agos. At sa totoo lang, again, gets natin yung ibig sabihin, right? Sa totoo lang, mas madaling gumaya na lang sa nakararami. Mas madali na lang na mag-compromise para bawas persecution. Mas madali na lang na magpatangay sa agos ng sanlibutan. Para wala nang para mas masarap ang buhay. No, walang hindi mo kailangan ng conviction, mas less ang manunuya sa iyo or magpo-persecute sa iyo. But to be different from the world's sinful ways is a life worth living. Tatandaan po natin 'yan. Ang buhay na iba mula sa karamihan ay isang buhay na tunay na masaya, tunay na maligaya. Ito yung worth living na buhay. It is cool to be different in the Lord. Be different even if it is against the flow or norm. Ano ba ang normal o katanggap-tanggap na agos ng sanlibutan sa ngayon? Tingnan natin, ito yung mga nangyayari sa panahon natin ngayon, no? Nakita natin yung panahon nila dati, nila Noah. Ano naman sa panahon natin ngayon? Homosexuality or same-sex marriage. Alam na natin yan. Ilang beses ko nang tinuro yan. At nakakalungkot, kahit mga Christian denominations natatangay na sa agos ng mga bagay na yan, ng kasalanan na yan. Abortion. Ito yung mga taong gustong i-push ang agenda nila sa abortion, nagawing legal ang abortion. Ito yung mga taong makikipag-sex sila, kapag nakabuo, sasabihin nila, may body, may choice. Kaya pwede raw sila magpalaglag kasi katawan naman nila daw yun, choice naman daw nila yun. Ngunit aalalahanin natin na ang sanggol, wala naman siyang kinalaman na nabuo siya. Tapos sasabihin ng mga tao, may body, may choice. Pero yung sanggol na may katawan, porket hindi pa kayang makapag-desisyon sa sarili, sila na ang gagawa ng desisyon para dun sa sanggol na nasa sinapupunan.
Karapatan daw nila na alisin ang sanggol or ang fetus sa kanilang katawan. At nakakalungkot po mga kapatid, hindi po baby or fetus ang tawag ng mga taong ito sa baby sa loob ng sinapupunan ng babae. Alam niyo po ang tawag nila? Parasite. Hindi po ako nagbibiro. Yan po ang tawag nila sa mga fetus na ginawa naman nila dahil nagkaroon sila ng pakikipagtalik. Ang tawag nila, parasite. Ganyan na po katindi ang nangyayari sa mundo ngayon. Meron pong kwento si Ate Vipke, whole shooter, yung ating missionary dito sa Pilipinas. Nung nanganak daw ang kanyang nanay sa kanyang kapatid, kung natatandaan ko pa yung istorya. So nanganak, 9 months, maayos yung sanggol, healthy. Ang sabi daw nung doktor, ang tanong nung doktor, itutuloy ba natin to? Na parang ang gustong sabihin nung doktor, papatayin ba natin to? O gusto mong buhayin ng batang ito? Ganun katindi ang nangyayari po sa mundo ngayon. Kung ang isang ina ay magagawang patayin ang sarili niyang anak, ano pa ang pumipigil sa mga tao na patayin ng ibang tao na hindi naman nila kaano-ano? Ano pang kasamaan na nangyayari sa mundo? Pinag-aralan natin dati, naging example ko na, pinaliwanag ko na, yung polyamory. Nakikita niyo po ba yung logo nila, heart, tapos may infinity sign na nakalagay? Ang polyamory, ito po ay pakipagrelasyon ng labo-labo na, marami, no? Ito, nakikita natin sa picture, 2 lalaki sa 1 babae. At okay sila dyan sa setup na yan. May iba pa na 5 or 6 people in a relationship together. Ganun na. Hindi na 1 lalaki at 1 babae. Halo-halo na. Corruption. Usong-uso sa panahon ngayon. Nangyayari yan. Right? Sa politika na lang, ang daming corrupt na nakakalungkot na napatunayang corrupt, tapos binoboto pa rin ng mga tao. Marami sa kanila ngayon, nasa Senado at nasa Kongreso. Ganyan na nangyayari sa ating bansa. Nakakalungkot itong COVID-19 scam. Gusto ko pong liwanagin, totoo po ang COVID, totoong may sakit. Okay? Pero marami po ang nagtitake advantage pa dito sa pandemyang ito, kahit mga doktor, kahit mga nurses, at kahit mga nagtatrabaho sa ospital. Nasasabihin nilang COVID kahit hindi naman. Para lang makakuha ng pondo. Pera-pera lang. Yung iba naman, nagkakaroon ng illegal selling of fake vaccines. Of course, sabi nga, kung magpapabakuna ka, sa government na. Kasi libre yan. So yung mga nagbebenta, malamang yan, peke. Or kung may nagbebenta man ng tunay, sabihin, talagang pera-pera lang. Makikita natin hanggang dito, merong corruption. Uso pa rin po sa mundo ang human trafficking. You know, modern slavery yan. Karamihan ng mga biktima dyan, mga babae, mga kabataan. Binibenta at ginagawang sex slave. At yung iba, nakikita or pinapalabas pa sa mga pornographic websites or pornography. At nakikita natin dito sa picture kung ano ang dulot na masama niyan sa mga tao na nagkakaroon ng addiction sa pornography. At gusto ko pong sabihin, hindi lang po mga lalaki ang nakakaranas ng addiction sa pornography. Meron pong isang pastor at nung panahon po na computer pa lang, no, desktop, yung mga gamit at hindi pa mga laptop, laging nasisira or laging nagkakaproblema yung kanilang computer. So pina-check up niya sa nag-aayos ng computer. At ang sabi ay mukhang dahil sa mga virus, dahil sa mga pornographic websites, kaya nagkakasira or nagkakavirus yung kanilang computer. So naisip nung pastor, yung binata niyang anak ang
gumagawa ng kalokohang ganun. So, ang ginawa niya, nilagay niya yung computer sa salas. At minamanan niya, isang madaling araw, nagising siya at may gumagamit ng computer. At nung pinuntahan niya, gumuho ang kanyang mundo dahil hindi yung binatang anak niya ang nanonood, kundi ang kanyang dalagang anak. And this is a true-to-life story. At siyempre, nakakalungkot. No? Of course, kahit naman yung binata, nakakadurog pa rin ang puso yon. Pero mas matindi kasi nga, mas inaasahan na yung mga lalaki ang mas magiging addict sa pornography. Pero kagaya po ng sinabi ko, hindi lang po yan para sa mga lalaki. Kahit mga babae, pwede po maging addict sa pornography. Okay? Siguro mas lamang lang ang mga lalaki, pero hindi po 0% para sa mga kababaihan na maging addict sa pornography. And of course, lumalaganap hanggang sa panahon ngayon, atheism. Pinapaniwalaan nila at pinapahayag nila that there is no God. Kaya nga mga kapatid, again, go beyond your comfort zone. Be different. Okay? Huwag nating gayahin yung takbo ng sanlibutan. Huwag tayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito. Balikan natin yung text natin pinag-aaralan. Genesis 6:5-8. The Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. And the Lord regretted that he had made man on the earth, and it grieved him to his heart. So the Lord said, I will blot out man whom I have created from the face of the land, man and animals and creeping things and birds of the heavens, for I am sorry that I have made them. But Noah found favor in the eyes of the Lord. These are the generations of Noah. Noah was a righteous man, blameless in his generation. Noah walked with God, and Noah had three sons, Shem, Ham, and Japheth. Now the earth was corrupt in God's sight, and the earth was filled with violence. And God saw the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh had corrupted their way on the earth. And God said to Noah, I have determined to make an end of all flesh, for the earth is filled with violence through them. Behold, I will destroy them with the earth. Sa binasa po natin, makikita po natin from verses 5 to 7 tungkol sa masasama at ang kagustuhan ng Diyos na parusahan sila. Verses 11 to 13 tungkol ulit sa kasamaan ng mga tao at ang plano ng Diyos na lipulin sila. Okay? At kitang-kita na hanggang sa ngayon, kagaya ng mga pinakita kong pictures kanina, kitang-kita na hanggang sa ngayon, matindi pa rin ang kasamaan ng mga tao at lalo pang tumitindi. Ngunit sa gitna ng mga verses na ito, sa verses 8 and 9, ipinakilala ang isang matuwid na tao. Ang sabi doon, but Noah found favor in the eyes of the Lord. Alam naman natin yung salitang but, di ba? Pinapakita yung kabaligtaran ng naunang sentence or ng naunang idea. Noah found favor in the eyes of the Lord. Bakit? Because Noah is righteous, blameless, and he walked with God. Ang sarap sigurong maging bukod-tangi, no? Ang sarap maging unique. Ang sarap maging iba sa iba. It is really good to give glory to God by being different. Ang sarap siguro nun, no? Dinisrib ng Panginoon ang masasama. Tapos sa gitna nun, babanggitin ang pangalan mo. Wow, what an honor. Alam mo yun, sa lahat ng mga masasama, isa ka sa mga mabubuti or nagpapakita ka ng pagsunod sa Panginoon. Napakasarap maging iba. Napakasarap magbigay ng glory sa Lord sa pagiging iba natin sa ibang mga tao. Sabi doon, he is righteous, blameless in his generation, and walk with God. Pag sinabi pong righteous, this is one who believes in God and follows Him.
Blameless in his generation, it means a better person in comparison with the rest of the people in his time. At ang sinabi doon, walk with God, a man who lived as the same level of faith as Enoch. At makikita po natin dyan, no, it is in increasing intensity. Pabigat ng pabigat yung pagkakadescribe kay Noah. At hindi yan aksidente. He is righteous. Sumusunod siya sa Panginoon. Naniniwala siya sa Panginoon. He is blameless. Kung ikukumpara siya sa iba, angat siya. And he walked with God. No, kapantay siya ng pananampalataya ni Enoch. We are here in the world, but we are not of the world. So let's be different from the rest of the world. Okay, tatandaan po natin yan, mga kapatid. Si Noah po at ang pamilya niya lang ang naligtas mula sa baha. Alam natin yan. Okay, lalo na kung nabasa na natin ang Genesis chapter 6 hanggang chapter 10. Sila lang ang naligtas ng pamilya niya. Lahat masasama, lahat nalipol. Lahat hindi nakinig sa preaching ni Enoch at ni Noah. Ilang taon nga po ulit ang waiting time ni God? Ilang taon nga po ulit ang biyaya at warning? Naalala niyo po ba? 120 years. So sa loob ng 120 years na ginagawa ni Noah ang arko, kasabay ng kanyang pangangaral o pagbibigay warning sa mga tao, nanatili siyang iba. Okay? He remained different from the rest of them. Sa loob ng 120 years, ginawa niya ang arko, ginawa niya ang pinapagawa ng Panginoon. Sa 120 years na nangangaral siya at nagpipreach siya ng repentance at pagbabago sa mga tao, nanatili siyang iba. Hindi siya nag-compromise. Noah remained different from the rest of the people for 120 years. Ikaw, kapatid, gaano ka kaya katagal sa pagiging iba mo? If you are saying that you are a Christian, that you are a believer, that you are different from other people, gaano katagal yung paninindigan mo? Baka naman isang yaya lang sa'yo, sa kalokohan, sumasama ka agad. Hindi mo lang umabot ng 120 years. Hindi mo lang umabot ng 120 days. Baka wala pang 120 minutes. Bumibigay ka na. For sure, mahirap ang mga pinagdaanan at ginawa ni Noah. 120 years ka ba namang nagpapatuloy sa pagsunod sa Panginoon sa gitna ng mga taong makasalanan? Malamang hindi yun comfortable. Malamang hindi yun convenient. Mahirap yun. Kaya pangalawa, be different even if it is not convenient or comfortable. Sabi po sa Genesis chapter 7 verse 1, "Then the Lord said to Noah, 'Go into the ark, you and all your household, for I have seen that you are righteous before me in this generation.'" Inutusan ng Panginoon si Noah at sinunod niya ito. And again, we will talk about that in detail next Sunday. So, don't miss it. Bawal pong umabsent. So, sumunod si Noah sa pinapagawa sa kanya ng Panginoon for 100 years. At lumipas ang 120 years, ito na yung nangyari. Pinapasok na sila ng Panginoon sa arko. So, yung last verse ng Genesis chapter 6 at itong first verse ng Genesis chapter 7, basically 120 years ang pagitan. Okay? At sa binasa natin, nakita ng Lord na sa mga tao, sa henerasyon, sa panahon ni Noah, sila Noah lang at ang kanyang pamilya ang naging tapat kay Yahweh. Just imagine the pressure, the persecution, the bullying, the indifference na naranasan nila Noah mula sa mga taong masasama noong panahon nila. Mahirap yun. Lalo na ganong katagal, 120 years. Ganong katagal na nindigan at nagpakatatag si Noah sa Lord sa gitna ng mga taong walang pananampalataya sa Panginoon. Ang tanong, naninindigan ka ba sa pananampalataya mo sa Panginoon sa kabila ng mga persecution at pressure mula sa mga kapamilya at kaibigan mong hindi mananampalataya ng Panginoon?
Naninindigan ka ba sa tama kahit ang lipunan ay mali? If God will look to you, will He see you righteous before Him in this generation? O pag tininang ka ng Panginoon, you are just like the rest of them. O kagaya ni Noah, pag tininang ka ng Panginoon, iba ka sa henerasyon na ito. You are different from this generation. At nawa, doon tayo sa pangalawa. Sa panahon po natin ngayon, ganyan din, di ba? Uncomfortable at inconvenient ang maging different. Sa panahon po kasi ngayon, ang ginagawa ng mga tao, usong-uso ang kasamaan. Example, dito po sa Pilipinas, yung mga tao, lalo na yung may mga kaya, marami po iba yung dine-declare sa mga assets and liabilities. Kung meron silang 150 hectares, ang i-declare lang nila, meron silang 120 hectares. Para yun lang ang pagbabasehan ng tax nila or yun lang ang babayaran nila. Kahit sa mga lote, sa mga lupa, sa mga bahay, di ba sa amilyar, marami. Baka mga kapitbahay nyo pa. Mas malalaki ang mga bahay kaysa sa inyo, pero mas mababa ang dinedeclare na sukat ng bahay para lang mas makababa ng bayad sa tax. Right? Talamak na talamak po yan. Kahit mula sa panahon nila Noah, masama ng mga tao, hanggang sa panahon ngayon, talamak na talamak yan. Yung iba naman, handang magsinungaling. For example, pagdating sa home credit, papatunayan nila na kaya nilang magbayad. Papatunayan nila na sapat ang sahod nila para makabayad sila sa buwan ng hulog. Pero pagdating sa ayuda, magsisinungaling. Kung ang sahod nila ay 15,000, gagawin na lang na 9,000 para makatanggap ng ayuda. Pagdating sa home credit, astang kaya, astang mayaman. Pagdating sa ayuda, astang mahirap na. So handang magsinungaling para lang makuha ang kagustuhan. Pagdating sa mga estudyante, maraming mga estudyante ngayon, pipiliin na lang ang mangopya. Pipiliin na lang ang mandaya para lang makapasa. Sa mga Christian natin na students dito, ganun ba ang gagawin ninyo? O mas pipiliin yung bumagsak na lang? Basta maninindigan kayo na hindi kayo mandaraya at hindi kayo mangungopya. Nakita nyo kung gano'ng kahirap ang sumunod sa Panginoon, kung gano'ng katindi yung pressure sa paligid, kung gaano katindi yung kasamaan na nangyayari sa ating mundo ngayon. Meron pong isang Christian organization at meron silang mga products na pinapadala sa ibang mga bansa. So, syempre, kailangan nilang dumaan sa customs. At diretso talaga sinasabi ng sa Bureau of Customs na para mas maging mabilis, para mas maging convenient sa mga papeles, maglagay na lang. Magpadulas na lang, magbigay na lang ng pera para mabilis ang proseso. Para hindi na dadaan sa tamang proseso, shortcut na lang. So mga fixer to sa loob ng Bureau of Customs. So, anong gagawin ng Christian organization? Magbabayad na lang para mas madali, para makatulong sa iba, para ma-forward na yung mga products nila o gagawin nila yung tama kahit matagal yung proseso. Makikita po natin na mahirap. It is not comfortable and it is not convenient to be different in this generation. Are you staying different even it is inconvenient and uncomfortable? O magko-compromise ka na lang para lang mapadali ang proseso, para lang makuha mo ang gusto mo. Si Noah, nakita ng Panginoon that he is righteous
before God mula sa kanilang generation. Ikaw ba? Sa generation natin ngayon, makikita ka kaya ng Panginoon na righteous, na sumusunod sa Kanya, o nagko-compromise na sa iba? Kaya nga sabi sa New Testament, Romans 12:2, alam na natin to, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Tatandaan po natin, we have to be different from the world to make a difference in this world. Okay? Tatandaan po natin yan. So, be different even if it is against the flow or norm. And be different even if it is not convenient or comfortable. At gusto ko mong sabihin sa inyo, basahin niyo po ang Genesis chapter 6 and 7 para meron na po kayong advanced study para sa next Sunday. Pag-isipan po natin, bakit mahirap maging iba? Why is it hard to be different? Ano-ano ang mga dapat mong gawin para maging iba at manatiling iba mula sa agos ng sanlibutan? At pangatlo, paano mo isasapamuhay ang mensaheng ito? Magandang mapag-usapan sa inyong mga D group, magandang mapag-usapan sa inyong family para mas tumatak sa isip natin at sa puso natin ang ating napakinggang mensahe ngayon. So again, go beyond your comfort zone. Be different. Be different. Pagpalain po tayo ng Panginoon.